Magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Napakaganda po na inawit natin yung tatlong himnong ating inawit. At sa unang pasimula ng ating awitin, hayaan natin ng Panginoong Jesus mangusap sa ating mga. Jesus speaks to us. Isa po sa madalas banggitin ng mga Kristiyano ay ang salita Ebanghelyo. Ngunit, meron pong ngunit, hindi po nakapagtataka na hindi lahat o kunti lang sabihin natin sa mga may edad na, sa mga may tamang gulang, ang nakakaalam ang tunay ng Ebanghelyo. Sapagkat meron pong survey sa Amerika, yung Barna Research Group, sa kanilang survey, nagtanong sila ng 1,200 adults tungkol sa bagay na ito, at sinasabi sa survey, 37% will define the gospel. Alam ito. And 34% have other inaccurate perception of the term. Itiya, tunay na kahulugan. And even among born-again Christians, ayon po sa survey, even among born-again Christians, only 60% correctly identify the true meaning of this expression. So amazing po ang survey na ito. Sana po, ang mga born-again Christian sa GCC ay alam ang tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. Mahalaga po, alam natin ang salitang Ebanghelyo. And the word gospel comes from the Greek word Evangelion. Translated as good news. Sa literal po na Kristiyanong salin, ito po ay tumutukoy sa Tagalog, sa Pilipino, sa mabuting balita. Ngunit ang tunay po na inilarawan at pahulugan ng Ebanghelyo ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Salvation through the death and resurrection of Jesus Christ and the person's acceptance of Christ as Lord and Savior. Mahalaga po sa isang Kristiyano ang may pagkaalam sa tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. Bakit po? Tayo mga Kristiyano ay meron pong tungkulin ibahagi ito sa iba. Sa ating katrabaho, sa ating kaopisina, sa ating kapitbahay, sa ating mga mahal sa buhay. At alam ko, ginagawa ito ng iba sa atin dito. Napakahalaga po nito. Alam natin, baka minsan sa ating pagbabahagi, matanong tayo ano ba ang ibig sabihin ng Ebanghelyo at hindi natin maipaliwanag. Very discouragement po ito. Hindi tayo paniniwala. Now, ano nga ba ang dahilan? Meron ba mga rason bakit hindi lahat alam ang kahulugan ng Ebanghelyo? May katotohanan ba ito ayon sa Biblia? Ngayon pong hapon, alamin natin sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral. So hinihiling ko po ng bawat isa na magbukas ng Biblia sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Galacia at basahin po natin ang kabanatang una, talatang 6 hanggang 10. Galatians chapter 6 verse 9 verse 6 to 10. Nababasahin ko po sa Tagalog na salin. Ano po? Ako'y namamangha, sa iba pong salin ang ginamit, nagtataka na
na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at gumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpahin. Gaya ng aming sinasabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyong iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpahin. So ang mensahe ko, ang pagbalik sa ibang ebanghelyo ay mapanganib at walang hanggang pagkasira ng kaluluwa. Turning to a different gospel, risking the everlasting ruin of the soul. So ibig bang sabihin, kakulangan ba sa kaalaman ang tunay na dahilan ng pagbalik ng mga Galatian sa ibang ebanghelyo? Kakulangan ba sa kaalaman sa tunay na kahulugan ng ebanghelyo kaya sila ay mabilis na gumaling sa ibang ebanghelyo? Here's a short background from the book of Galatia. May king background lang po. Unang ipinangaral po ni Pablo ang ebanghelyo sa mga taga-Galatia at kanya pong ipinaliwanag sa kanila ang ebanghelyo. Marami sa kanila ang nakarinig, marami ang naniniwala. So, si Pablo ay umaasang ang iglesyang ito ay matatag. Iniwan niya ang iglesyang ito, mabuti, maayos, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagmi-ministeryo. Ngunit hindi po nagtagal, may dumating na mga religious teachers na nagtuturo sa mga Galatian ng iba sa ibang ebanghelyong itinuro ni Pablo. Kaya dumating po ang balita kay Pablo at siya'y nagtaka kung bakit mabilis silang bumaling sa ibang ebanghelyo. Ito pong mga Galatian. Malaki po ang pagmamalasakit ni Pablo sa kanyang mga converts dito sa Galatia. So nag-alala siya na baka ang mga ito ay tuluyan ng malihis at iwan ang tunay na ebanghelyo. So ito po ang dahilan kung bakit sinulatan ni Pablo ang mga taga-Galatia. Ang kanyang layunin ay mapigilan. Ang his purpose is to stop the Galatian from falling away from the gospel. Alam niyo po si Pablo, kadalasan, pag siya po ay lumiliham, idinidikta niya sa iba. Pinasusulat niya sa iba. Ngunit sa pagkakataong ito, si Pablo mismo personal ang sumulat sa mga taga-Galatia upang ipakita niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga converts sa Galatia. At ang sulat po na ito ni Pablo, itong maikling liham na ito ni Pablo, ay isinulat niya noong 55 AD sa panahon ng kanyang ikatlong paglalakbay bilang missionary during his third missionary journey. So ang tunay na dahilan ayon kay Pablo ng pagbaling ng mga Galatian sa ibang ebanghelyo ay sapagkat meron po nagtuturo ng ibang ebanghelyo. At ang tinuturo po dito ng ebanghelyo ay hindi tunay. A distorted gospel, counterfeit gospel, tampered gospel. So ano po ang ibig sabihin pagka-tampered ang gospel? Merong nangangaral ng ibang ebanghelyo. So ang ganitong katuruan po, ayon kay John Stott, isang preacher and Bible commentator, an Anglican Christian theologian, sa kanyang napaunang salita, sa kanyang foreword, sa kanyang exposition sa Book of Galatians, ganito po ang kanyang sinabi, and I quote, "To tamper with the gospel is to trouble the church. Indeed, the church's greatest troublemakers are not those outside but who oppose
ridiculed and persecuted, but those inside who try to change the gospel. So conversely, the only way to be a good churchman is to be a good gospel man. The best way to serve the church is to believe and to preach the gospel. So marami po mga Kristiyano mga naral ngayon. No? Maraming Kristiyanong iglesia, Kristiyanong reliyon sa ating bayan, at hindi lang sa ating bayan, maging sa ibang bansa. Ang nalilihis po sa tamang katuruan o mensahe ng Ebanghelyo. Binabago po nila ang kahulugan. Dinaragdagan ang Ebanghelyo para sa sariling kapakanan. So nakakalungkot po ang ganitong pangangaral. Iniiba ang kahulugan, dinaragdagan, pinagaganda. Meron pong nangangaral ngayon, siguro narinig nyo na, marami raw ang Diyos. Meron nangangaral, si Kristo raw ay Diyos. Hindi rin totoong Diyos. Si Kristo raw ay maliit lang na Diyos. Sabi nila, kung gusto ninyong maligtas, umanib kayo sa aming iglesia. Hindi ko na po sasabihin kung ano ang iglesia nito. Kaya mag-ingat po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Ang lahat po ng ito ay pinasinungalingan, pinabulaanan ng Biblia. Sapagkat tandaan po natin, meron lamang iisang totoong ebanghelyo. Walang iba. Ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganitong pangangaral. Marami ito ngayon. Nagkalat ito sa ating bansa at maging sa ibang bansa. Huwag kaagad tayong maniniwala. Baka minsan kumatok sa ating pintuan, pinagbuksan natin, entertain natin. Mag-ingat po tayo. Huwag po tayong maniniwala sa kanilang mga matatamis na pananakita. Magsuri po tayo tulad po ng mga Bereans. Nung si Pablo po ay mangaral sa lugar ng Berea, pagkatapos ni Pablo mangaral, nagsuri ang mga Bereans. Gusto nilang patunayan kung totoo nga ang ipinangaral ni Pablo. Sana ganun din po tayo lahat. Magtiwala lamang tayo, maging tapat lamang tayo sa mensahe ng Ebanghelyo. Brothers and friends, the core of this letter is that the people of Galatia had been turned from the life-changing truth of God's Word. Ang mga Galatia ay tinaligdan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya, anong sabi ni Pablo sa kanyang sulat, doon sa talatang 6 ng ating text, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinaligdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumalik kayo sa ibang mabuting balita. I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning you to a different gospel. Hindi po nagtataka si Pablo, hindi po siya nababahala. Nagtaka siya, hindi siya nababahala kung bakit bumaling itong mga Galatian. Sapagkat, alam ni Pablo na darating itong mga bulaang mangangaral sa lugar ng Galatia. Doon po sa Acts chapter 20, verse 29 hanggang 30, sabi, ang nasasabi ko dito sa talatang ito, alam kong pag-alis ko ay magsisipasok ang mga mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilayin ng kawan. Mula na rin sa inyo, lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mainigaw sila. So makikita natin ang description dito ni Pablo, dito po sa mabulaang mangaral na ito. Mga mababangis ang kanyang description, mga mababangis na asong gubat. Ganyan po itong mga bulaang mangangaral ngayon sa ating lipunan.
Itong mga bula, ang mangaral na ito sa Galicia ay hindi nagbula sa ibang lugar. So nagtaka si Pablo kung bakit gumaling sila sa ibang mabuting balita na ang katotohanan ay wala namang mabuting balita. Ngayon po, sa ating passage, sa ating text, meron pong mga prinsipyo o mahalagang bagay ang ating pong pag-aaralan kaugnay sa Ebanghelyo. Four abiding principles concerning the Word of God, concerning the Gospel. First, the Gospel needs no addition. Hindi po kailangan dagdagan ang Ebanghelyo ni Kristo. Alam niyo po ito mga bula ang mangaral ngayon. Hindi nila tinatanggi ang mensahe ng Ebanghelyo. Nangangarap po ito ng Ebanghelyo. Yun nga lang, may dagdag, pinagaganda. So hindi nila tinatanggi ang mensahe ng Ebanghelyo. Nais nga lang yung pagandahin. No? May mga requirements sila. May mga bagong seremonya. May mga bagong pamantayan. Hindi ka pwedeng sumamba pag nakapantalon ka ng maong. Sa mga babae, kailangan nakabistida. Kailangan kumpleto ng musical instruments. Ganyan itong mga ibang iglesia na nangangaral ng Juan na Ebanghelyo. Sinasabi nilang naniniwala kami kay Jesus, ngunit kailangan namin ng mga karagdagang bagay. Mga karagdagang bagay na nakamamangha upang maakit ang mga tao na umanin sa kanilang iglesia. So patunay lamang na ang ganyang katuruan ay pagbabaluktot sa katotohanan ng salita ng Diyos. Binibigyan ng maling kahulugan. Ano po ang sinasabi ni Pablo sa talatang 7 ng ating text? Ang totoo ay walang ibang mabuting balita, lamang may nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Sumaliwan, may nagsusumikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Nandito po yan ngayon, ha? Itong mga false teachers, nandito ngayon niya sa ating lipunan. Sinasabi ni Pablo, itong bagong balita, itong fake gospel, ito po ay hindi tunay na ebanghelyo. Ito po ay huwad, fake. So, ibig sabihin, pag isang bagay na binili mo ay fake, hindi tunay, walang tibay. Subukan nyo pa bumili ng kagamitan na fake. Ako nakabili po ng sapatos sa China. Wala pang isang buwan, Adidas pa naman. Umangat mo, nakangangan na eh. So ibig sabihin, pagka fake, walang tibay. Now, mapanganib po ang pagbabago ng Ebanghelyo. Now, sabi po ni Charles Spurgeon, there be many trouble us with their philosophies and novel interpretations whereby they deny the doctrines they profess to teach and undermine the faith they pledge to maintain. It is well that some of us who know that we believe and have no secret meanings for our words, should just put our foot down and maintain our standing, holding forth to the word of life, and plainly declaring the foundation truths of the gospel of Jesus Christ. Manindigan po tayo, ipahayag natin ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo at hindi ang buwan na Ebanghelyo. Naniniwala po ba kayo ng ipinapangaral sa iglesyang ito ay hindi huwad na ebanghelyo?
kayo na po magsuri. For a false gospel is a sinful, is so sinful, because it belittles the glory of Christ. Minamaliit natin ang kalawalatian ng Panginoong Jesucristo. Si Pablo po naging Kristiyano, hindi sa pamamagitan ng batas, hindi sa pamamagitan ng circumcision, siya ay naging Kristiyano sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Only union with Christ alone makes a person a Christian. Only union with Christ alone makes a person a Christian. Kaya't anumang ibang katuruan, ito po ay pagtalikod sa biyaya ni Kristo na tumawag sa atin. At gayon din ang ganitong katuruan, inililigaw nito ang mga tagapakinig. Ang itinuturo nito ay ang daan tungo sa kapahamakan. Impyerno, hindi ang daan patungo ng lahat. Hindi ang daan patungong bagong lupa at bagong lahat. Kapahamakan, mga kaibigan, mga kapatid, ang katuruan nitong mga huwag na mga panginoon. Pangalawa pong bagay na mahalaga, kaugnay po sa ating Ebanghelyo, ang pagbibigay po ng maling kahulugan ay mapangalan. Distorting the gospel is a serious business. Ang sinasabi ni Pablo dito sa mabuting balita ay hindi lamang ito masamang ideya o masamang haka, kundi, as I've said kanina, ito'y buwad. As I've said, ang buwad walang kapangyarihan. Ang nakakatakot po dito ay may panganib. At ang anumang pagbabalukto at ang anumang pagbibigay ng maling kahulugan, ito po ay pagtanggi sa kapangyarihan ni Kristo. Kaya anong sabi ni Pablo doon sa talatang 8 na binasa natin kanina sa ating tayo? Pakasumpain siya. No? And therefore, curse. Mabigat po ito. The word anathema. Meaning, excommunicating someone, separated, wala ng kaugnayan. Ngunit hindi po sinasabi ni Pablo dito na ito ay tungkol sa church discipline. Tayo po sa ating iglesia ay meron pong pagdidisiplina. Alam ko po may mga nadisiplina na, meron nang na-excommunicate. Ngunit hindi po ito pinatutungkol ni Pablo sa excommunication, sa church discipline. No? Kundi ito ay paghatol at galit ng Diyos sa sino mang taong bumabaluktot at nag-iiba ng tunay na kahulugan at mensahe ng mabuting balita ng Panginoon. So I'll give you examples of distortion of the gospel. Dahil narinig nyo na ito kay Pastor George. Noong 1978, 909 members died of cyanide poisoning. People's temple. Mali ang kanilang pakahulugan sa Ebanghelyo. Noong 1994-1997, 74 ang nagpakamatay. Sa paniniwalang ang kanilang kamatayan ay pagtakas o paglayo sa hipokresiya, paglayo sa mga mapagpaimbabaw, paglayo sa kalupitan, at pag-aabuso sa mundo. Ito po ay ang tinatawag na solar terror. I-research niyo po sa internet kung ano po itong solar temple. At alam niyo, isa pang makabagong pagbabaloktok sa mabuting balita ay ang pangangaral ng layunin
ay upang iangkop o ibagay ang Kristyanismo sa materialistic na lipunan. Marami ito ngayon. Ito ngayon ang gustong-gusto ng mga tao. No? Maraming mga, hindi ko na masabi kung miyembro nila, ngunit napakarami nila. Siguro mga attenders lang. Walk and go lang sila. No? Ito ngayon ang gustong-gusto ng mga tao. Ito yung tinatawag natin na prosperity gospel and health and wealth gospel. Maaaring nakarinig na kayo, nakadaloy na kayo sa rito. Sa health and wealth gospel. Ibig sabihin, pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng panahon, tatanggapin mo ang lahat ng mabubuting bagay, yun nga lang, kailangan sumunod ka sa kanila. Umanib ka sa kanila. Ngunit, ang tanong, totoo ba? Mangyayari ka ba? Meron pong malaking iglesia sa atin ngayon, samahan. Kung mangaral itong leader, ay talaga naman pagdating sa prosperity. Sabi ng leader, kung walang laman ang wallet mo, itaas mo. Pupunuin niyan sa mga oras. Nung binaba, walang laman. Gawin mo ulit sa pangalawa, pangatlo. Kung sa pangatlo wala pang laman, ang ibig sabihin niya, kulang yung pananampalataya. Nakakalungkot, ano po? Magsuri po tayo. Marami ito ngayon. Sa television, nakapanood. Ang lahat po ng ito ay pawang kasinungalingan. Pawang kabaluktutan ng mabuting balita. Ang problema po dito sa bagong mabuting balita o itong counterfeit gospel ay nakakalimutan ng katotohanan na ang buhay Kristiyano ay may mga kapighatian. May pagsubok, may kahirapan, may persecution, at maging kamatayan. Take example po si Stephen. Si Stephen, pinagbabato ng mga Hudyo hanggang mamatay dahil kay Kristo. Kaya tandaan po natin, ang buhay ng Kristiyano na sinisigaw ng iba, masayang tunay, hindi po gano'n ang buhay ng Kristiyano. Hindi laging masayang tunay. Ang susi po ng mabuting balita ni Kristo ay hindi upang iwasan ang mga karanasan o nangyayari sa buhay natin. Tulad po ng pagsubok. Hindi po. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo. Ang iwasan, no? Ang mga pagsubok, kapighatian, pag-uusig, ang sinasabi po ng salita ng Diyos ay ang posibilidad na mapagtagumpayan natin ito. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ang posibilidad na mapagtagumpayan natin ito. Kaya, ang pagbabaluktot po at pagbabago sa totoong mensahe ng mabuting balita, mapanganib na gawa. Tandaan po natin, only the gospel saves. Tanging ang ebanghelyo lamang ang nakapagsigilis. So kung baluktot ang ebanghelyong ipinangaral, tiyak, kapahamakan, wala kaligtasan. So only the gospel saves. So balikan natin po ang talatang 4. Umatras tayo sa ating text. Paalala ni Pablo sa mga mananampalataya. Ganito, na inalay ni Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan. Bilang Kristiyano po, meron tayong freedom of religion. Meron tayong kalayaan sa religion. Pwede tayong mamili ng religion. Ngunit dapat po natin maunawaan, dapat po natin tandaan na hindi lahat ng religion ay totoo. At hindi lahat ng relihiyon ay nagsasabi ng katotohanan. At hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng relihiyon.
Kung may nagsasabi po, maliligtas ka pag umanib ka sa aming reliyon, hindi po totoong ano, pangangaral niya. Hindi po totoong ebanghelyo. Kaya, palagi po tayo magsorry. Nandito po ang Biblia. Ito ang sasagot sa ating mga lahat. Hindi tayo masasagot ng mga storybooks. Ito lamang po ang makasasagot sa atin. Tanging ang salita lamang ng Panginoong Hesus ang dapat nating paniwalaan, dapat nating sampalatayanan. Kaya ang katotohanan, sinasabi ng Panginoong Hesus sa aklat ko ni Juan, kabanatang 14, talatang 6, very familiar verse. Ako ang daan, ang katotohanan at buhay, walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. At gayon din, doon sa Book of Acts, chapter 4, verse 12, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas, kundi ang Panginoon. So the fourth and the last principle is that only the gospel produce real life change. Ang ebanghelyo ang totoong nakapagpapabago sa buhay. Isang halimbawa po dito. Sa bagong tipan. Sa buhay ni Lydia at ng Phoenician jailer. Although marami po sa Bible ang mga nabago ang buhay. So, ang aking example, illustration lang po ay si Lydia at Phoenician jailer. Dito po sa aklat ng Pilipos. Dahil po sa biyaya at kapangyarihan ng ebanghelyong ipinangaral ni Pablo sa lugar na ito ng Pilipos, ito nga po si Lydia at ang Philippian jailer, maging ang kanilang sambahayan ay nabago at naligtas. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 16, verse 14. At alam niyo po, isang malakas na usapin o argumento sa Ebanghelyo ni Kristo ay ang personal na testimonya ng sino man na binago ang buhay. Meron pong mga iglesia, tinatawag ang miyembro ang kanilang attenders o magiging member, tinatawag sa harapan upang mag-testimony kung paano binago ang buhay natin. Meron pong mag-testimony sa atin. Noong nakaraan po, may nag-testimony sa pagkakandidate siya for baptism at meron po sa ating mag-testimony ulit para sa kanilang baptism. So, ginagawa po ito ng iba, ginagawa rin po ng ating iglesia. Pinapatunayan ng babautismohan kung paano binago ng ebanghelyo ang kanilang buhay. Now, at pinatunayan po ito ng Biblia. No? Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay pinatunayan ng Biblia sa bagong tipan. Sa kwento po ng isang lalaking inalihan ng demonyo, demon possessed po ito. Dito po sa lupain ng Hermesimo, dito pong Hermesimo ay katapat ng Galilea, mababasa po natin ito na demon possessed sa aklat po ng Lucas, kabanatang 8, talatang 26 hanggang 39. So wala po tayong panahon upang basahin o pag-usapan ito dahil mahaba po. Wala tayong panahon ngayon. Ngunit maikling buod lang po tungkol dito sa demon possess. Ang taong ito po ay dumanas ng mga paghihirap. Ikinulong at ginapos ng kadena ang kanyang dalawang kamay at dalawang paa sa hangarin ng mga tao na siya ay mapalaya sa pagkaalipin sa kapangyarihan ng Diablo, ngunit hindi po sila nagtagumpay sa kanilang hangarin. Nang katagpuin po ito ng Panginoong Hesus, ito pong inalihan ng masamang espiritu, gumaling po ito, nakalaya sa kapangyarihan ng Diablo.
At nang ito'y imbestigahan ng mga tao, nakita nila itong mahinahuna, nakaupo sa paanan ni Jesus, nakadamit at matino na ang pag-iisip, wala ng kadena sa dalawang kamay at paa, hindi na humihiyaw at hindi na sinasaktan. Ano po ang inilarawan ng pintong ito? Ang inilarawan po ng pintong ito ay ang katotohanan at kapangyarihan ng Ebanghelyo. Na kapag wala na o nalihis ka sa Ebanghelyo, wala nang kapangyarihan upang mabago ang iyong buhay. Kapag nalihis ka sa Ebanghelyo, wala nang kapangyarihan upang mabago ang iyong buhay. At kapag nawala ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, wala na rin ang kapangyarihan ng mensahe upang magbago ng buhay. If we lose the gospel of grace, we lose the power to change lives. Brothers and sisters. Kaya, anumang katuruan na nagsasabi na ang biyaya ng Diyos ay hindi sapat para sa ating kaligtasan, kung meron pong nagtuturo ng ganyan, na hindi sapat ang biyaya ng Diyos para sa ating kaligtasan, iyan po ay huwag na Ebanghelyo. Fake gospel, counterfeit gospel could not change the lives of men. Ang kailangan upang mabago ang buhay, walang iba kundi si Kristo. Si Pablo na bago, hindi sa batas, hindi sa pagkutuli, sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya, ano ang sabi niya sa talatang 10 ng ating text? Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao ng Diyos? Sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. So tayo po ay mga alipin ni Kristo, dapat po malugod sa atin si Kristo. Isa lang po ang desire natin ang para sa ikalulugod ng Panginoong Jesus Kristo. Yun po ang dahilan kung bakit sinasabi ni Pablo ang mga bagay nito. Nais niyang ipahayag na ang kanyang hangarin ay papurihan ng Diyos at hindi ang tao sapagkat siya po'y alipin na ni Kristo. Paul is only interested in one thing. Anong isang bagay na yun? Pleasing God. At alam niyo po, sinabi rin ito ni Pablo sa kanyang pangangaral sa mga taga-Galacia. Sinabi niya na meron lamang iisang katotohanan ang mensahe ng Ebanghelyo ni Jesucristo na siya'y dumating na matay para sa kasalanan. So ito po ang mabuting balita ng Ebanghelyo ni Kristo. Wala nang iba. Wala nang iba. Ang lahat po ng bagay sa mundo ay pabago-bago. Ngunit ang mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo ay hindi po nagbabago. The true gospel does not change with changing years. The true gospel is not a mixture of other gospel. Sabi po ni John Humby ng First Baptist Church of Arkansas, USA, gospel is God's unchanging message to an ever-changing world. Kaya, dadagdagan ba natin ang ito? Pag-aagandahin ba natin? Dito sa ating iglesia, hindi natin pinag-aganda ang pangalan ng salita ng Diyos. Hindi dapat dagdagan, baguhin, balutin ang Ebanghelyo. Sapagkat mapanganib ang pagbigay ng malaking kahulugan nito, tanging ang Ebanghelyo lamang ang may kapangyarihang magligtas at ang totoong nakapagpapabago ng buhay ng tao. Kaya tanghalin ko po sa bawat isa. Kung wala pang pagbabago sa buhay mo ngayon,
lumapit ka kay Kristo. Tanggapin mo at paniwalaan ang Ebanghelyo. Pag tinanggap mo si Kristo, pinaniwalaan mo ang Ebanghelyo. Sa mga oras na ito, may mangyayaring pagbabago sa buhay. Tayo po'y mag. Panginoon, maraming salamat sa katotohanan ng mga salita. Salamat po sa Ebanghelyo na siya namin pag-asa, na namin kaligtasan. Itinuro niyo po sa amin na walang kapangyarihan itong mga ibang Ebanghelyo na itinuturo. Nalulungkot po kami, Panginoon, na marami ang sumusunod. Kahabagan mo po sila, Panginoon. Sana po ay hindi sila mapahama. At gayon din, itinadalangin po namin na bigyan niyo po ng wisdom. Ito po mga mamangaral, ito mga fake preachers na ito, false teachers na ito. Bigyan sila ng kaunawaan sa katotohanan ng iyong mga. Kaya Panginoon, sa inyo po namin pinagkatatiwala ang kanilang buhay na sana po merong pagbabago dumating sa kanila. Sapagkat nalulungkot po kami na ang kanila pong kahihinatnan ay hindi buhay na walang hanggan kung hindi kapahamakan. Maraming salamat po Diyos. Ito po ang aming samo, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.